Hello, magandang magandang gabi po at magandang hapon po mga kaibigan ko, mga best friend ko. Andito na naman po tayo. At ngayon na naman bibigyan ko kayo ng news tungkol sa aking old kids. Kung ano na ba talaga nangyari sa kanila o how they grow in this place and this balcony. So ngayon kasi wala pa po tayong budget kasi balak ko po talaga na bibilihan ko sila ng net para medyo maganda naman tingnan. So pagkabili ko ng net, and then siguro maganda sila tingnan. Katulad nito, hindi pa masyado sila maganda kasi kumbaga temporary lang itong ginawa ko na yan kasi protecting lang sa mga hating the powerful sun. So ngayon yung mga iba kong old kids talagang is nasunog talaga, guys. Talagang nasunog sila kasi unang-una siyempre siguro tulad ng sinabi ko, nanimbago po yung kanilang temperature kasi siyempre itong old kids na to 4 years na po sa aking loob ng bahay, so siyempre nanimbago yung temperature nila. Kaya yan, makikita naman nyo kung paano nasunog si Anus Mom. Ito po si Anus Mom, guys. Nasunog po talaga ng todo. Ayan, no. Makikita naman nyo dati. Hindi yan, ganyan. Tapos ito, ito tingnan mo pagkaiba ang haba-haba niya. So, yan. Siguro, hindi siya happy sa place na to. Observan natin, guys. Pero pagdating naman sa doon sa mga iba kong old kid, talagang grabe, guys. Doon banda, kita niyo, oh, talagang sunog talaga sila. So I really feel sad kasi itong old kids na to, inalagaan ko talaga ng todo to. Grabe ko kamahal itong aking old kids na to. Mahal na mahal ko to, para malaman niyo. Mahal na mahal ko yung mga aking mga halaman. So dito banda, linagay ko naman yung aking cattleya. So ayan yung bagong tubo. Yan yung may pag-asa na may flowers, guys. So yan, nandyan yung aking cattleya. So siguro ipagpalit ko yan doon. Pero maganda rin naman tingnan, kasi, diba? So ito po yung aking dendrobium na pagkabilis ng tubo niya, guys. So nakikita niyo, guys, paano siya tumubo. Tapos yung mga iba dito, aking ina repot. So nakikita ko rin man din yung pagbabago niya. So wala talaga. Ngayon, isishare ko sa inyo kung paano ko sila inalagaan. Kung paano sila talaga napakaganda po ng tubo nila. And really amazing. All kids kasi ay talagang nature yan. Katulad din ng tao, pag inalagaan mo yung sila, katulad ng tao, pag inalagaan mo sila na maganda, gaganda rin ang tubo nila. Pero pag hindi mo sila alagaan, siyempre hindi gaganda tubo nila niyan. So ito, ito po yung aking may share sa inyo. Ngayon, bawat isa dito sa aking old kid na to, bali mix na kasi ito, linabas ko yan, di ko alam anong pangalan niyan, kung maalala niyo. Maalala niyo, ito po yung aking marami ito eh. Napakaganda po ng niya. So ito, water culture lang yan. So I don't know what is the name of this thing. No flower for this thing. Wala pong flower yan. So, ngayon, ito po yung aking banda na sinabi ko sa inyo talaga na nasunog. So, sana po matulungan natin to, dahil pag hindi, kawawa po yung ating banda. Okay, so, kasi sabi ko sa inyo, tulad ng sinabi ko sa inyo paulit-ulit, ang old kids kasi, once na kung saan nasanayan, doon talaga masasanayan, doon talaga tutubo yan. Once na iniba mo yung
place nila, lugar nila, kung saan mo sila gustong patubuin, talaga mangingiba yung kanilang temperature sa loob ng bahay. Kasi iba rin yung temperature ng loob ng bahay kasi dahil malamig at hindi masyado mainit. Eh dito sa labas kasi once na mainit na talaga, sobrang init na talaga, grabe guys. Grabe. Grabe init dito sa balkon once na tag-init na. So ayan, nakita niyo guys. So ito na po sila. Napakaganda ng tuko nila. So sana po makarecover yung mga nasunog. So matulungan natin yung mga nasusunog kasi once na hindi natin matutulungan yan, kawawa po sila. And hindi natin sila mas save. Tingnan mo, sunog talaga, sobrang sunog. Nung bago ko linipat itong orchids na to, yan. Yan po yung nasunog sa kanila. So, grabe. I am really, really sad. Kasi itong orchids na to, magpo 4 years na po sa akin sa loob ng bahay. So, 4 years ko po inalagaan to. And sadly, I bring to the balcony and they, I don't know, maybe baka nagtangpo sila. So yun, meron pa ako doon bawa, doon banda. So yun, meron na rin siyang bright. Okay, so yan. So itong mga aking banda, so sana hindi naman sila magtatampo. Huwag kayo magtatampo ha, dahil kawawa naman si mami nyo, nag-alaga sa inyo. Inalagaan talaga kayo ng todo. Hindi ko kayo pinabayaan. So yan, nakita nyo. And then doon ko linagay yung aking banda na isa, tapos doon ko naman linagay yung aking kikis small din rubium. And then meron pa doon sa likod guys, linagay ko doon sa likod nito doon banda, ayun no, nakikita nyo. Tapos yan, may tumubo na rin, nakita nyo guys, hindi ko alam kung makikita nyo yan. So, titingnan natin kung ano ng mga ano nila, resulta nila, dahil siyempre ngayon hindi pa masyado mainit dito. Kasi pag once na todo ng kainitan dito guys, 100% I am really 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 fine to help my old kids. Kasi tulad ng sinabi ko, itong area na to na pinaglagyanan ko ng aking old kids ay talagang naiinitan talaga ito ng todo once na summer time na. So ayan po yung aking satal, aking pag-arrange sa old kids ko. Ayan, ayan sila. Kapag alam niyo sa totoo lang sa sabihin ko sa inyo, ano, tuwing naboborid ako, tuwing nag-stress ako, parang yung nag-iisip ako ng hindi maganda. And then dito ako tumatakbo guys. Tumatakbo ko dito sa halaman ko. Sa totoo lang, tumatakbo ko dito. Tapos, pag tuwing tinitingnan ko sila, grabe talaga, nakakatulong talaga sila sa akin. Dahil, ito lang yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob, guys. Believe me. Nagbigay sila ng lakas na loob. Mahal na mahal ko to. Kahit ano pang mangyari, tutulungan ko talaga sila. I help them to grow and be healthy. So, I care this plant so much. O yan, kita niyo kung gaano kaganda, grabe. Tapos, yun po yung aking, kung naalala nyo, yun yung aking banda binigay sa akin ng aking kaibigan. So nandoon na may ano na po yan, mayroon na po yung flowers, mayroon na po siyang spike. Pabayaan na lang natin yan kasi pag once na lalabas na yung kanyang flowers ay makikita rin natin yan siya. So we will not touch them, we will not bother them, we will not disturb them. Okay,
Let them they grow like this. Okay. So yan. Dito banda yung mga aking iba kong own cage na banda. Yan. So linagyan ko niyan para hindi masyado masunog. Tapos doon banda linagyan ko sila ng plastic para hindi pasukan ng pusa. Lagi kasi pinapasukan ng pusa yan eh. So ganyan lang. Tapos dalayin ko rin kayo dito sa baba nito. Nandoon po yung aking ano, kita nyo yung aking aloe vera, napakaganda ng tubo, grabe. So wala talaga akong masabi. So as in like this, ayoko yan silang ilagay sa mismong araw kasi naiinitan sila, baka mamatay yan. So expert the place where I put, they are very very happy guys, grabe, kita nyo gaano ka happy yung aking aloe vera. Ayan, so yung pag-alaga sa aloe vera naman, ang technique lang sa aloe vera ay hindi niya talaga kailangan ng maraming tubig. Okay, ayaw niya ng maraming tubig guys. It doesn't love a lot of water. She love only dry na dry yung kanyang soil. So like I say, my aloe vera is I just put water every once a month lang. So kita naman nyo kung gaano napakaganda. Lalo pa yung aking ano, yung potos. Ayan, oh, bumaba na yung potos ko. Bumaba na siya, oh. So yan. Yan yung aking mga aloe vera. So ito, dito ko na lang tinransfer ito. Wala naman itong flowers eh. So I don't know why. So ito naman ay hindi ko pa siya linalagyan ng tubig. Itong aking ano kasi matubig pa eh. Ayoko naman siyang ma-overwater eh. So nakikita niyo. Dito banda sa baba may halaman. Yung mga aloe vera ko. Yung mga low light lang talaga guys. So yan nakikita niyo. So ngayon, dalayin ko kayo dito banda sa kabila naman. Dito ko kayo dalayin na naman sa kabila. Pupunta na naman tayo dito. So ito naman yung aking cymbidium. Cymbidium. Itong cymbidium ko na to, grabe guys, mahal pala yan. So they are selling very expensive guys. And I just buy this one from ate only 50 pesos. So thank you ate for the plants, you give me very cheap. So yan po yung cymbidium kong tawagin. Cymbidium kong tawagin. So ito naman banda, ito siguro ito i-report ko to. I report this thing, i-report natin kasi marami na eh, marami na pong tumugoy at saka isa pa parang may nakita ako nails eh. Yan natin to i-report natin kasi mayroon ako nakitang ano eh, marami na pong situbuan eh. So yan, tanyo, madali lang to patubuin pero bibili muna ako ng soil na maganda, gamitan natin ng magandang soil. Okay, pero wag din natin ibayin yung kanyang lugar dito rin, basta i-report lang natin. So nandito naman yung aking ano, ito yung aking cymbidium, dendrobium, ayan no. So ayan, napakabilis ng tubo nila. And then dalayin ko kayo dito guys, dito naman banda yung aking pong dendrobium. So nakikita naman nyo, bagong tubo na naman siya. Ayan no, bagong tubo na naman siya. So eto, bali ito kasi naputol noon nandoon sa baba pa ay pinakialamanan ng pusa. Tapos yan, nabali yan. So ito, ito naman mag ano na, mag anong year na to, magto 2 years na wala pa pong flower. Baka i-report din natin to guys, not now. Ito naman ay may flowers na po siya. Nandoon na po yung kanyang spike. Ayan po yung spike niya. Nakikita nyo, ito na po yung spike niya. Dapat sana dalawa yan eh. So sa wakas ngayon lang po siya nagpa-flowers guys. See?
I think so. The flower of this one is white color. So you must be check the plants. Okay, so yan. Kita niyo? Flowers niyo. Then, dito naman banda non-orchids, guys. Okay? Kita niyo? So, kanina kasi linagyan ko sila ng tubig. Linagyan ko sila ng tubig kasi gawa ng ano, ayan. Kita niyo? Paganda ng tubo nila. Tapos yun. Then, dito naman banda. Dito banda sa dito. Ay, ganyan. Napakabilis na nilang tumubo. Wala pa po silang flowers. Tapos, kung maalala nyo, ito, noong isang araw ko ito, tinanim. So, may flower na rin siya. So, you're gonna see this tomorrow. Tapos, dito naman, ay, itong aking mahal na beautiful, see? How look like the leaves. Very nice looking. So, doon, aking cactus, tapos aking dendrobium. Ewan ko bakit ganyan tumubo yan. So, yun. Tapos aking cactus. Sana magpa-flower na rin yan. Kita nyo? Tapos, dito naman sa taas, ay dinagdagaan ko na rin sila. Yung aking banda doon. Banda orchids, tunog po. Nasunog talaga. Tapos aking gardenia, may flowers na rin po siya. Punta na naman po tayo doon. Kaya lang guys, hindi tayo maka-stay dito gawa na nga ng marami pong mosquito. Alam niyo sa totoo lang, kinagat yung mga paako eh. Kinagat talaga. So yan, nakita niyo dito. Ito yung aking in-upload sa Facebook, bigay ni Ate Queen yan. Napakabilis po na talaga ng tumubo. Tapos doon na mambanda ay yung may mga bulaklak. Dito ko na lang linagay. Ito yung mga may bulaklak yan. So, napakaganda rin ang kanilang tubo. Ito, dito ko linagay kasi masaya rin dito. So, hindi ko nga rin alam kung bakit tumubo ng ganitong kalaki. Dapat sana yan eh. Hindi ganyan. Ganito lang yan. Pero hindi ko alam bakit ganyan tumubo. So, doon naman yung kanalili ko, guys. Meron na po siyang flowers. Kung makikita nyo. Ayun po yung kanyang flowers. Mabubukas na rin yan. So, pabayaan natin yan. Ayan, no? Mga flowers nyo. Ang cute na mga flowers nyo. Then, pabayaan na natin yan. So, at least, may tumubo na rin sa kanila. So, at least nabuhay. So, yan, nabuhay na rin yan. Kaya lang, tingnan nyo. Pwede natin putulin yun. Puputulin ko na lang yun. So, itong mga dahon na to, na ganyan, pwede natin yun tanggalin. Para hindi sa gabal yan. Pwede natin yun tanggalin. Linagyan ko lang yan ng, ano, ng fertilizer. Tapos ito, may fertilizer na rin. Kita nyo guys, napakabilis po nyo. Kita nyo? Bilis-bilis niya. Ito, binigay lang sa akin at may kumain talaga. So, yan no, mga dahon nila. Ang ganda ng dahon nila. Yan. So, kung maalala niyo guys, ito po yung aking ano, aloe vera, which ay transfer hair. Napakasaya po niya guys. Nakita niyo? Yan. Kasi aloe vera, the sun need very powerful sun. I don't know other people how they grow them, but for my experience about aloe vera is the sun want very powerful sun, they like low light. So ganyan, linalagay ko lang ganyan sila. So ayan, no, nakikita nyo kung gaano napakaganda. So may mga flowers na po dito banda. So yan yung aking tinanim naman na, no, nabuhay na rin. So ang ginagawa ko, kinakap-kap ko yan pag walang tubig. And then, lalagyan na natin yan guys, mamaya. So, yan. Okay? So, dito naman banda guys. I don't know. Nandito yung aking mga ibang mga halaman. Dito ko naman linagay yung mga iba kong halaman. So, nakita nyo, napakaganda po ng tubo niya.
Oh, ito lumalabas na siya. Sinusundan niya itong ano na to eh. Pwede din natin itong ikakat. So, dito ko linagay yung mga ano. Pag once nawala ng tubig guys, pwede natin lalagyan ng tubig to. Okay, kita niyo? So, dito banda naman, aking dendrobium dito ko linagay guys. Kita niyo? So, pag may araw, dyan, may araw siya, ganyan po yung mangyari sa kanya. So, I hope this one is gonna be flowers, guys. Okay, so, baka, we're gonna change. We will try to put that one here. And we're gonna put this one there. What do you think? Good idea. So, in this area, and my banda, and then, my anus moon there. I don't know what happened with my anus moon. I need to put water in that area, see? I don't know how I enter there. Very hard to enter there. Oh, that's all. Kita niyo? Ayan po yung aking mga anus moon. Ayan, no? Kita niyo? Sanay na siya sa mainit. So, lumalaban din siya sa init ng araw. So, no problem. Ayan. Ito naman banda yung mga aking mix non-old kids and ano simbidium. Marami kasi akong simbidium guys. Ito yung aking simbidium naman na isa guys, ito. So tulad ng sinabi ko, ito na yung panahon baka magpo-flowers na sila. So dito ko linagay yung aking ano, aking spider plants kasi tinanggal ko doon dahil dinagay ko yung aking gardenia. So ito na po sila guys. Okay, ito tinanim ko yan eh. Mayroon ko kung mabubuhay yan. No problem, we're gonna buy this thing. We will buy this one next time. Or I'm going to Ate Sally. I will ask if she can give me. And this one guys is canna lily guys. See, this is canna lily. So yung pag naalala niyo yung tinanim ko na ano, ito na po sila. Napakaganda po ng kanilang tubo. Dalayin ko kayo ha. Eh, sanali. Yan, nakikita guys eh. Hindi masyado nakikita ng todo. Siguro pag ganoon, okay? Kuha na lang.